Sky, no hope.
My heart drowns in sorrow, knowing you were out there on your own. I chase my future, you left your past, not knowing if tomorrow you will be free at last. Facing death on open waters, all your hope is running dry, and I struggle with the never-ending why. I'm trying to write to you a song of peace and hope, of love that's strong enough to save you. But when I think about the pain with which you cope, can't find the words although I try to. I can't find the words although I try. Few words, no promise, much space, no room. You search for shelter as the walls close in on you. We see your desperation on our TV screens. We speak of reaching out to you, but we don't know what that means. 'Cause by the time you reach our doorstep, miles and miles away from war, there are fences that were never here before. I'm trying to write to you a song of peace and hope, of love that's strong enough to save. Bigger than we are prepared for, so let's not waste another day on defending what's not threatened or on purposeless debate. 'Cause by love we are united, in the end we're all the same. Here's my song to you, is what soon things will get better. I pray that soon things will get better. Sparrow.
that's life. We'll take each day as it comes, never leaving the crumbs for the morrow. As for me, all of my days I will spend them all with you, loving you with love to last a lifetime. If we all could leave something lasting behind to be remembered by, just a song from me, and then at least I would have tried. I agree, it's not so much what we have as how we use what we have in our lifetime. 30 years is worth 102. It's really what we can do in our lifetime. Oh my love, I would give for as long as I may live, with a love, true love to last a lifetime. Talagang nahihiya dahil sinundo pa ako eh para nang makapunta rito, pero ang laki ng puso ko dahil nakaharap ko uli kayong lahat. Well, may tagal UAE pa rito, nagbiyahe lang, galing lang UAE para lang maka-attend dito. Kaswerte natin. So mga pro, alam nyo yung mga pinagdadaanan natin yun, talagang mabigat na problema ng pandemic. Kalimina ng iba nating chapter, talaga hindi nakakagalaw. Pero meron namang ibang lugar na kung kailan nagkameron ng pandemic, lalong naging aktibo. Kagaya ng Region 5, Sorsogon. Kagaya dito sa inyo, sa Cavite. Nagsunod-sunod ang recruitment, simula na siguro no, nag-duty kayo ng paano? Ang batawag ba yung... Volunteer as a Bantay Bayan. Oo, oh, yung... Bantay Bayan. Hindi, tsaka yung kwan, yung matawag ko, yung duty na... Frontliners. Ganyan yung kwan nangyari sa Bicol, dito, kahit sa Mindanao. Nung nakita nila na ang gadgets, di na kaya yun, nakakapag-perform ng ganyan, ang daming nag-voluntaryo, ang daming na-receive ko na mga galing sa iba't ibang lugar. Dito, balik na data. Nung hindi pandemic, walang napasok sa inyo. Ngayon, nag-pandemic, kumapal bigla. So, isa lang ang ibig sabihin na ang GRI ay talagang may nagagawang kabutihan para sa ating bayan. Diba? Naipakita natin sa kanila, example lang yan, yung pag-duty natin sa pag. At marami pa, sana huwag na lang ganito uli, na ganitong sistema na baka maepektuhan pa yung mga mahal natin sa buhay dahil pandemic, mahawa ng COVID. Diba? Sana sa ibang paraan naman na maipakita natin na ang GRI ay masyadong aktibo at talagang nagagampanan yung paglilingkod sa sambayanan. Minsan, nakakalungkot din. Pumirma ako ng petty cash. Halos umabot ng unang-unang daan, 200,000. Ubos ang pondo namin sa national. Bakit? Ang daming namatay na GRI ay, pero hindi naman COVID. Yung iba, natural death. May na-stroke, may matanda na, may ganyan-ganyan. So, nag-uusap-usap kami sa Inexo. Meron naman tayo kaunting pondo. Ibigay natin sa kanila. Meron bang naka... Oh, dito. Dito sa Cavite. Nakatulong kami kahit paano. Yun yung mga kaunting pinagtulong-tulungan natin. Kayo, nakatulong kayo na doon sa nung time na nag-rapple tayo. Yung nakararapol, talaga 0-0 tayo dyan, may break-even dahil nga nag-pandemic. Yun yung naipon namin yung unang raffle pa. Yun yung ipinamigay namin sa mga chapter ng kami, ano ng problema. So lalo na kung naging member tayo ng 5-year plans and program,
Isang benefit nito is yung insurance. Mag-member kayo dyan. Kasi dadating ang araw, huwag naman sana ano, pero tayo rin ang makikinaban. Yung mga namatay na hindi na ma-accidente, automatic may 8,000 agad sa national. Ngayon, pag hindi ka member ng 5 years plans and program, 1,000 na lang yung naibibigay namin. Kaya, so para kahit paano naman maramdaman natin yung init din ng pag-aaruga naming mga taga-Inexo sa mga member natin sa buong mundo. Buti sana kung ang member natin ni Kone, isang probinsya lang. From Region 1 to Region 13. Ilan ang probinsya sa isang region? Ilan ang municipality sa isang probinsya? Ilan ang barangay chapter sa isang municipality? Ilan ang member kada chapter? Napakalawak nitong GRI. Hindi lang masasabing pa na eh, kaya yung mga naninira sa atin. Ganun lang yun, nanggam lang sa atin. Matatag itong GRI. At ako nga, nagpapasalamat dahil yung tiwala at respeto mo ang binibigay nyo sa amin na yan hindi nawawala. Kaya nga, yan yung nagiging spin-offs ko rin. Wala naman kaming naiwan ng legacy sa inyo. Basta, meron kaming mga project. Pinag-uusapan namin yan sa Inexo. Hindi yung pag sinabi ko, gusto ko to. Dahil presidente ako. No, hindi ganun. May aso. May aso. Hindi ko mo presidente ako. Kung gusto ko mangyari, yun ang masusunod. No. Pinag-uusapan namin ang gusto ito sa council. Bago makalusot to sa council, talagang nagbabaak ng ulo yung mga kasama ko, matatalino. Mga buhay na dating kwan, si NF Red. Takili yan. Sila si NF Moises. Mas may matindi pa sila si NF Nora, sila si NF Double Zero. Ang kagating niya mga yan. Hindi ko nga kaya nabutin ang utak niya mga yan eh. Kaya lang, natututo rin ako sa kanila. Kaya lang, naging presidente ako dahil ako yung nagtatag nitong GRI. Naging member ko lang sila. Kinuha ko sa Inexo. Dahil sa hiya naman nila na may nabalita na ikukudit ako ko, may mananganaingit. Kung nagkayo sa iyong Inexo, gumawa nga ng manifesto. Manifesto na ang posisyon ko bilang international national president is lifetime. Hanggat nabubuhay ako. Kaya ba kayo? Yes! Yata eh. Kaya lang nga problema, may tali na rin ako sa buhay. Nung nagpa-check up ako. Yan ang problema, oh. Sabi ko, paano kaya ang GRI, may taling na ako. Anong legacy may iiwan ko sa inyo? Ito, yung mga pinlano namin. Yung mga ginagawa namin. Kung mawala man ako, maalaala nyo, si tatay, isa yan sa kasama sa nagplano nito. Kaya from time to time, nabalik ako sa doktor. Dok, gano'n na lang ba itatagal ko? Para lalo ako magsipa. Sabi niya, sir, yung buhay mo may taning niya. Isang daang taon ko pa bago mamatay. Isang daang taon ko pa na. Ito yung palang makikipaglibig sa akin. Mauna pa, wala nang makikipaglibig sa akin. Isang daang taon na. Dito ko rin yung doktor. Alam niyo kami, parang sa pamilya namin, siyam kami magkakapatid. Ako yung bunso. Tawag nga sa akin noon, black sheep daw ako. Pero nag-military ako, nung bandang huli, ako na yung pinakamabait. Dati ang boses ko, alam niyo si Andy Gibb, yung Bee Gees na namatay, yung pinakabata, yung kumanta ng First of May, di ba? Tsaka yung Words and Music. Ganyan ang boses ko noon. Nagkokombo ko noon eh, member ako sa Philippine Army noon eh. Kaya lang, ang tatay ko mahigpit. Pagka alas 6 ng hapon, gusto niya sabay-sabay kaming nakain lahat. Pag hindi ka nakasabay, hindi ka natitira, na ititira sa iyo, bagoong at saka tutong. Araw-araw yun ang kinakain ko dahil lagi akong late. Black sheep, nagasgas na na sa gasgas, sila na muna ako natutong at mag-o. Kaya kasira yung boses ko. Nawala na yung auntie. So, alam niyo mga bro, very kwan ba? Ina-appreciate namin taga-national yung performance ng buong Cavite. Makita namin yung pangmamala sa akin. Dati nga yung bangor eh, tulog na tulog eh, yan, diba?
Hebreo Abay. Official, o kung walang region, pwede sa mga national officer na nandito na pwede nating mahihiyan ng payo. Hindi, nagkakagulo-gulo na kagad. Saka yung pag nag-inuman man, pinag-uusapan natin, problema ng kabro, alisin namin yun, pag nag-inuman tayo, other matters na lang yung gagay, yung mga constructive, yung makakaganda para sa kapabihan. Diba? So, hanggang ganitong panyo, kahit ganito nga yung sitwasyon ngayong araw na to, na ituloy pa rin itong project. Napospon na nga ito eh, diba? Napospon. Kalungkot niya, hindi ko kakaawa naman yung kapite, hindi na po yung panila. Ay, mas may malakihan dadating pa sa June 2. At 13? 13. 13. Anniversary pa na ng bomba ko. 5 years yun. 5 years po, Grant. 5 years. Pero yung 5 years na yun, kita mo, biglang usbong ng Bacoor. Mas marami na ata kayo sa Dasma, ano? Pero may sanda na kami. Ano? Sandaan. Sandaan? Nagdagi pa, pero mas marami. Last Sunday of May, magkakamayroon din kami ng buwan, ganyan na. Ano? Feeding program, tsaka bigay ng chinelas. Sponsored din to nung mga kasamahan natin, meron sa Hong Kong. Yung Hong Kong, masyadong matulungin yan eh. Ang tagal nang ipinadala, may Panginoon po na yung pinadala. Hindi natuloy kasi dahil doon nga eh. Postpone na postpone. Dahil magpa-plaging lang may, biglang hold na naman. Lockdown, di ba? Nag-lockdown na naman ang Laguna. Kapite, Batangas lang hindi na. Batangas na, hindi na natuloy kami. Ito, inom na lang natin. Bumili na lang kayo ng mga chinelas na 3 piraso. Ibigay natin sa buha, bata. Buha na yun ang picture. Ayan na. Diba? Ayan na, nasama mo. Pinagbabawal na technique yung taya. Ay ko, bili kayo naman. Lugaw, doon sa Lugaw Queen. Palagay niyo na takiwaw. Bumili kayo 3 chinelas. O, tawag kayo ng maraming bata. Oy, ganyan, bibay niyo ng litig ni limang piso. Pipihin na yan. Kuha na na ng picture. Oh. Pili program na, di ba? Kaya lang, pangit yun. Hindi ko na lang maniniwala sa atin. Kaya, nagsumikap pa rin kami Tagalog. Sa banyo, sinalalayan ko pa rin yung chapter na itutuloy natin yan, hindi maniniwala. Kaya sa si Ellie Park, matulungin yung isang laging magdudugay din yan. Ngayon nga, nag-commit sa akin, Grant, sagot ko 1,000 dyan. Sus, nagdagpag-inom na naman ba. Ito, nag-commit kayo, dami na ito natin sinunod na naman. Ngayon yan, kapkapan niya meme, paglabas ng gate, ha, yung bag. Ito, alam niya, si Sis Jack, galing pa yan ng Bicol. Ang konting kwento lang, he is from Camarines Norte. Nung nakilala ko yan, nung medyo bata-bata pa baga ako noon, nag-iikot ako. Wala nang ginawa yan, kundi samahan ako. Yan ang pinaka-bodyguard ko noon. Totoo yan. Totoo ang buhay yan. Lagi, kahit saan akong lugar magpunta, yan ang bodyguard ko. Babae! Nung lalo na nung lumalaman ng 1GB, magko-congressman tayo, ang hikpit niya, pag hindi ka kilala yung lalapit, hindi ka dyan, nakaharang ka agad dyan. So sabi ko, hanggang ngayon, kaya kayo, kami pa rin, laging magkasama. Baka magkatuluyan. Pag may mga handaan, nagdating ka agad. Pagka yung magagawa set, pati ayaw doon pati. Kasi ganito ang game. Nanganak yung hikap ko eh. Gaya, ni Perso rin ang kabite eh, marami kapit. Unang mula pa kumanta, lakas ang loob. Sis, pasensya na. Nakatawa rin. Marami pa rin GRII buong Pilipinas na kahit edit yung sitwasyon, continuous pa rin yung mga ginagawa nilang mga community service. Nakikita naman yan eh, sa official page natin. Basta yun lang ang masabi ko, mga bro, huwag tayong panghinaan ng loob. Wala man tayong kinikita rito. Alam naman natin pare-pareho yan. Pero yung puso natin, na yung isip natin na nag-uuto sa ating puso na maging sapat tayo sa paglilingkod sa ating kapatiran. Magagawa natin yan, kadami na yung paglilingkod natin sa sambayanan. Huwag tayong magbabago kahit anong mangyari.
hanggang kabatayan, hanggang ngipingan, hanggang huling patak ng dugo. We dapat maging proud tayo. GRII tayo kahit anong nangyayari. Di ba? Yes. And so, disregard yung ibang branches. Basta nakita nyo, may kata, kahit umalis dito sa akin, kahit itinakwil tayo, ituring nyo pa rin mga kapatid. Guardians pa rin yung mga yun. Sana ipakita natin yung pagiging low profile natin sa ganyang mga, ganyang pag-uugali. Lalong makikilala tayo ng tao na yan ang mga GRII, disiplinado pala. Di ba sarap pakinggan? Yung hinahangaan tayo, dahil naglalakad ka, parang wala kang ulo, makakakuha kaya yun, di ba? Ay! Guardians tagay yung mga yan. O, oh, di ba? Dahil maglalakad ka dyan, nakaangatano mo, yan ang guardians. Kahit hindi pogi, ang gwapo ng GRII talaga. Di ba? Ang gagaganda ng GRII. Dahil nadadala yan, doon sa ginagawa nating mga kabutihan. Tama. Nadadala yung panlabas nating kaanyuan, ang gaganda, ang gagwapo ng GRII o nagko-community service. Nagpipiting program. Oh, ako lang ang gwapo rito. Hindi pwedeng pati kayo mag-gwapo sa akin. Magkakalabimod kayo na dyan. So, mga bro, ano po naman na, yanong nangangatan na kamay dyan eh. Gusto kong tumagay eh. Nahihiyanan. Hindi ka ba gano'ng kakahabaan. Basta, ako, kapag, kasi Iglesia ako ni Kristo, alam niyo naman, basta, sumasamba ako, hindi ko naman kinakalimutan yung ama, yung mga anak ko sa guardian. Wala namang hanap buhay yung iba. Pero, nagsiservisyo. Minsan, bigyan mo sila ng biyaya. Bigyan mo sila na para sa pamilya nila. Yan ang lagi ikinuha ko. Sana kaila, huwag magamay sa, may masaktan man na isang ama o isang ina ng GRII na ang mga anak na epektuhan ng pandemya. Masasaktan ko. Masasaktan din ako. Nabuhay ka eh. I'm just gonna dedicate to all of you them who are down, offer some nice things to them girls. Treats are like diamonds and pearls. Dedicate to all the girls around the world. I'm just real when I'm shaggy with a combination with y'all. Flip this one, find your music.